Alright, ayan, magandang morning sa ating lahat mga boss. May bisita na naman ako dito, isang Rossi SSX 200, yung makina nito, kung di ako nagkakamali. So by the way guys, kahapon pa to, so busy lang ako. Pero tingnan nyo naman, sa pagtatanggal pa lang ng pairing, sa abuti na tayo ng dalawang linggo. Joke lang guys, pero kailangan natin tapusin to ngayon. So magbabaklas muna ako ng pairings. Intro muna mga boss. Latan ko muna yung dito sa kabilang side. So inalis ko yung cap ng spark plug. So itatry natin kung mag-spark ba. Guys, katulad na rin ito nung dati, yung mga nauna kong video. So tingnan natin kung may kuryente. So ayan, wala. Hindi natin alam kung saan parts ang may sira dyan. Yung ignition coil ba, CDI, yung stator. So alamin pa natin mga boss. So ito yun mga boss, pinalatan ko na hanggang dito dahil nakakaharang. Yung wire nito guys, na-tester ko na, good pa naman, wala naman siyang loose wire. So pinalatan ko muna ng kinabitan ko muna ng pagsamantala ng bagong CDI para malaman natin kung saan ba talaga yung diferensya para hindi tayo magtagal. Tsaka yung ignition coil. Yung ignition coil guys, pinalitan ko muna dahil may stock naman tayo dyan para mapadali tayo. So itatry ko muna kung may kuryente ba o wala. So itatapat ko dito boss sa may bakal, then i-start natin. Wala talaga siya lumalabas na kuryente. Bago yung CDI, bago yung ignition coil, na-test ko na yung wiring niya, wala namang loss, good pa naman. So ang tendency nito guys, alam na natin yung diferensya sa stator. So bubuksan natin, kailangan pa natin tanggalin yung langis. So ito yan mga boss, tinanggalan ko muna ng langis para hindi matapon. Tatanggalin muna natin to mga boss. Tatanggalin muna natin itong takip ng starter. So hindi nyo yan guys matatanggal, may tornilyo pa yan dito sa loob. Ayan, kita nyo. So tatanggalin pa natin yan, naiwan yung washer. Thank you.
boss, kung napapansin nyo, nasunog na yung stator niya, oh. Pumuti na. Nawala na yung balot ng wire. So, babaklasin natin to. Papalitan natin. Kawawa naman yung tools ko. Bagong-bagong bili ko. Dahil sobrang tigas ng crankcase. Yan o, nabaluktot. So, natanggal na natin. Mga boss, ayan, ibabalik na natin tong stator na bago yung binili. Make it sure, mga boss, na nalinisan nyo itong loob. Tsaka ito, mga boss. So, ilulusot natin to dito sa butas na yan. Huwag nyo lang putulin ito. Mahirap kasi pag pinuputol yung wire. So, tatanggalin muna natin itong pin na ito. Gumamit lang kayo guys ng imperdible. Nahugot nyo na yan. Oh. Ito yung parts na dito. Dahil itong lock nakasabit yan, oh. Tatanggalin muna natin to. Ayan, nabuo na natin, mga boss. So, yung pagbalik nito, mga boss, ingat, ayusin nyo yung wire. Baka pag-ikot ng magneto, sumabit yung wire natin. Yung pulser ko nga, medyo may difference doon sa dati. Medyo makapal-kapal itong naipalit natin. Ito medyo manipis. Sana huwag sumabit doon sa magneto. So, yung pagbalik nito, guys, dapat yung pulser natin huwag mabaliktad dahil baka pag sinalpak na natin doon sa motor, so, hindi siya taandar niyan. Bago natin ibalik to, mga boss, lalagyan natin ng silicone gasket. May gasket pa naman siya. Ayos pa naman yung dati niyang gasket. So, para makasigurado tayo na walang tatagas na langis, lalagyan ko pa rin ng silicone gasket. Ibabalik na natin, mga boss. Yan, nalagyan na natin ng silicone gasket. For sure na hindi talaga siya tatagas. Kung napapansin niyo, mga boss, yung wire natin nakalabas, naibalik ko na yung stator natin, yung bago. Very disappointed ako ngayong araw na to dahil bago yung stator. Hindi umandar yung motor. Tsaka yung CDI na pinabili ko, may mali. Ito, battery operated to, boss, dahil yung wire niya is dalawa lang, positive at saka negative. So, ito yung CDI na pinabili ko, yung naibigay ng store is pang primary. So, naisaksak ko pa naman ito kahapon dito. Malamang yung buhay ng CDI na ito is 50-50. So, ngayon, kukonvert ko yung 5 pins to 4 pins CDI.
Ito yon mga boss. 4-pin CDI. So, i-convert natin to. Yung 5-pins, i-convert natin sa 5-pins. Panglipan, 1-pin ito mga boss na CDI, battery operated. So, i-convert natin to yung 5-pins to 4-pins CDI. Ayan mga boss, bago tayo mag-convert ng 5-pins to 4-pins CDI, so, konting kaalaman, basic information muna about sa ating CDI. So, ito yung 4-pin CDI guys, yung battery operated CDI. So, ito yung negative niya. Tsaka, itong nasa taas, ito yung trigger o yung pulser na nakakabit doon sa stator coil. Tsaka ito naman yung papuntang ignition coil, yung nagsusupply, papuntang spark plug. Tsaka ito naman yung positive. So, ganun lang mga boss. So, kukonvert na natin yung 5-pin CDI to 4-pin CDI. Proceed na tayo mga boss. Pinalatan ko na para hindi tayo magtagal. So, ito yung pulser natin o yung trigger mga boss. Boss, huwag niyong pansinin yung kulay para huwag kayong malito. Dahil kadalasan kasi minsan pag nag-DIY yung iba, sinusundan yung color coding. So, minsan nagpapayos tayo ng motor. Yung ibang sakit, wala na sa color coding. So, ito yung pulser mga boss, yung kulay green. So, yung pulser dito, ito yung blue at saka white stripe. So, dito natin ito idudugto. Kaya yung iba, ang hilig-hilig sa tambutso na sobrang ingay. Kung may batang natutulog, may istorbo eh. Kaya nga, tama naman talaga yung LTO eh. Pagbawal yung mga ganyang tambutso. So, eto na yun boss. Yung pulser natin, kinabit natin dito sa blue and white stripe. So, dito tayo sa ground. So, ito, yung ground natin, may solid green, tsaka may green and white stripe. So, pagsasamahin natin ito, ito yung ground, at tsaka ito naman yung ground ng pulser natin, yung papunta dun sa stator. So, pagkakabitin natin ito. Tsaka, lalagay natin to dito sa baba, yung pulser. Ay, hindi pala. Yung ground, mga boss, sorry. Tatandaan nyo, mga boss. Tsaka, ito naman yung papuntang ignition. Ignition coil. Yung papuntang spark plug. Yun. Ito yung nagbabato ng kuryente papunta doon sa ignition coil at papunta naman doon sa spark plug. So, malakas ang voltahin nito, mga boss. Pag ginawakan nyo. Pag umaandar nga yung motor, tanggalin nyo yung spark plug. Kukuryente kayo. Yung pulser natin boss, ay yung ignition coil natin boss, ito yan o, oh, yung papuntang spark plug, yung black na may stripe na yellow. So, dito na tayo mga boss sa positive. Ito yung positive, pag nag-on tayo ng battery, so magkakaroon, ay pag nag-on tayo ng susi, magkakaroon ito ng supply 12 volts.
napapansin nyo mga boss, 5 wire ito. Walang problema to eh, dahil yung pin lang naman ang ay, yung socket lang naman yung binili ko. Yung socket kasi niya pang 5 pins. So ito 4 pins. Kakat ko na lang to. Kung napapansin nyo rin mga boss, wala tayong kill switch. So yung kill switch ilalagay natin dito sa palser. So wala siyang kasabay dahil andito na ito sa bandang unahan. Tuturo sa inyo mga boss. O ito na yung connection niya sa kill switch. Papunta ito dun sa handlebar natin. Ito mga boss. So ang kadugtong niya is black and white. So dito yun mga boss, yung kill switch natin. So ganun lang mga boss. So babalutan ko muna to, saka itatry natin kung magkaroon na ba talaga ng supply yung ignition coil. Ayan mga boss, job well done na naman tayo. Maandar na yung motor. Naibalik na natin yung lahat ng fairings nya. So ganun lang mga bossing. Salamat sa patuloy nyong panonood sa aking mga video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa aking channel. Like nyo na rin yung video natin ngayon. So maraming salamat sa inyong lahat.